الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa makanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ganon din sa kanyang pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggat sa araw ng paghukom. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magbibigay tayo ng konting oras kaugnay sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapatiran, kaugnay sa pagdiriwang ng Christmas. Alam natin na yung ibang mga scholar natin, yung ating mga ustads, yung ating mga ulama, ay napaka-busy nila. Siyempre, hindi lahat ay nasasagot ng ating mga ulama yung mga katanungan dahil sila po ay napaka busy at hindi lang po iisang tao ang mga nagtatanong sa kanila. Dahil sa sunod-sunod yung mga katanungan ng ating mga kapatiran at naisip ko na bigyan natin ng kasagutan yung mga tanong nila kaugnay po sa pagdiriwang o paparating na ito na pagdiriwang ng Christmas, which is pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Siyempre si Jesus ay kabilang siya sa ating dakilang propeta. Si Jesus o si Isa alayhi salam ay kabilang siya sa ating dakilang propeta. Pero ganun pa man, ay wala pong propeta na alam kung kailan ni pinanganak. Pati ang propeta sallallahu alayhi salam, hindi ito na pagkasunduan ng mga ulama kung kailan eksakto ang pizza ang araw ng kanyang kapanganakan. Ang napagkasunduan lamang ng mga ulama sa araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay araw ng Monday. Araw ng Monday. Ngayon, mga katanungan dito, pabalik-balik lang kasi mga tanong ng mga kapatid natin. Paano kung halimbawa inimbitahan ka sa kanilang salo-salo, maaaring ngayon tinatawag nilang Noche Buena. Ano bang yan bang bagbigas nun? Noche Buena o kaya ay Noche Buena, di po ba yun? Ito yung ngayong gabi yun eh, kung alam ko yung ngayong gabi yun, sa kalagitnaan ng gabi yun yung Noche Buena nila, o kaya ay bukas meron silang mga salo-salo. Paano kung inimbitahan ka na dumalo, dahil ngayon mga ilan sa mga kapatid natin mga balik Islam o kaya ay mga kapatid natin nagtatrabaho sa gobyerno at meron silang mga kaibigan na mga hindi Muslim o kakilala, tapos naimbitahan sila. So paano ba yan? Tutugunin ba natin yung kanilang pag-anyaya, pag-imbita? Siyempre hindi natin pwedeng tugunin yon. Paano kung sila ay nagalit? Paano kung sumama yung kanilang loob? Mas ipaprioridad po natin mga kapatid yung kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahina po ba yung boses? Okay. Ano kayo magandang gamitin natin? Ah, siguro ito. Wait lang ha. Baka yung ano. Mahina po ba yung dating ng boses natin diyan? Pakinggan ko nga dito sa akin ano, cellphone. Sandali lang po ah. Mas malakas dito ah. Okay, bismillah. Naririnig po ba? Mahina po ba yung dating ng boses natin diyan? Ah, hindi naman. Hindi naman mahina. Naririnig din naman eh. Sandali lang. Ilapit ko lang po yung microphone.
Okay, ulitin natin. Check ko lang po yung mga tanungan ng mga kapatid natin. Okay. Pag tayo po ay inimbitahan ng ating kakilala o ng ating kamag-anak na kumain ng salo-salo ng Noche Buena, ano po ang gagawin natin? Paano po pag sumama ang loob ng iyong kamag-anak o ang iyong kakilala? Alam niyo po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa sinuman, kahit magulang mo pa yan. Pinakamalapit na tao sa'yo, magulang mo, yung nanay mo eh. Kung ang malalabag natin, ang kautusan ng Allah, hindi natin susundin yan. So, hindi tayo dadalo. So, yun po mga tanong sa Allah, mamaya pwede po kayo magtanong tungkol po sa bagay na to. Okay. So, bawal tayong dumalo, bawal tayong umaten, bawal tayong sumali sa kanilang salo-salo na kainan o yung tinatawag na Noche Buena. So, bawal. Bawal tayong sumali doon. Okay. Tanong, kasi titingnan natin mga tanong ng mga kapatid natin, ha. Next na katanungan ng mga kapatid natin, paano kung aking kapitbahay ay nagbigay ng pagkain? Nagbigay ng regalo. Okay. So, doon na tayo. Nagbigay ng regalo. Kung pwede ba natin tanggapin yung kanilang ibinigay sa atin mula sa mga kanilang Christmas. Kung ang kanilang ibinigay ay pagkain man o iyan ay regalo, siyempre ang mga ulama natin ay hindi ito na pagkasunduan. Hindi nila ito na pagkasunduan. Mayroon sa ating mga ulama, mayroon sa ating mga scholar ang hindi nagpahintulot na tanggapin ang anumang ibibigay nila mula sa mga malalaking araw nila. Ganun pa man, para sa akin at naayon sa mga katibayan, kung ang ibibigay nila ay hindi naman kinatay sa pagkain, ha? Kung binigyan ka nila ng pagkain, halimbawa, binigyan ka ng cake, binigyan ka ng chocolate, binigyan ka ng tinapay, candies, mga pastillas. Basta, hindi naman haram yung ibibigay nila sa'yo. Hindi naman alak, hindi naman baboy. Pwede pong tanggapin. Pwede natin tanggapin ang kanilang ibinigay. Maliban kung ang ibibigay nila ay kinatay. Iiwasan natin yung kinatay sa araw na yan na ibibigay nila kasi posibleng inalay nila ito kay Jesus o inalay nila sa kanilang Diyos-Diyosan. So, ang tatanggapin lamang natin yung mga ibibigay nila. At si Aisha radiallahu anha, tinanong siya sa kaugnay sa pagtanggap ng regalo mula sa mga programa ng Nairuz. Ika nga, malaking programa ng mga Majus. Yung pong sumasamba sa apoy. So, si Aisha radiallahu anha, nang sinagot lamang niya sa nagtanong sa kanya, ay kung ano yung mga kinatay nila, huwag ninyong tatanggapin. Kung ano ang kanilang kinatay, huwag ninyong tatanggapin maliban sa kinatay nila. Hindi nila kinatay. Halimbawa, mga chocolate, mga isda, pwede natin tanggapin. Si Ali radiallahu anhu, nabanggit ni Sheikh Ibn Taymiyyah sa libro na Iqtida' Sirat, na tumanggap din siya ng regalo mula sa malalaking programa na ibinigay sa kanya ng pinuno ng Majus. Sumasamba sa apoy. Tinanggap ni Ali radiallahu anhu. Si Aisha radiallahu anha ay pinahintulutan niya, basta wag lang yung kinatay nila. Wag lang ang kanilang kinatay. Paano naman yung mga kapatid natin na mga ilan sa mga kapatid natin, mga pasaway na mga nagsasabi sila ay mga Muslim, nakikilahok sila sa programang ito. Ika nga, dumadalo sila sa
kanilang mga noche buena, salo-salong kainan, o ano bang mga programa, pupunta ng beach, mag-field trip, o ano bang may kaugnayan dito sa pagdiriwang nila ng Christmas, yan ay malaking kasalanan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, man tashabba bi qaumin fa huwa minhum, ang sino man nagayahin niya yung mga espesyal na mga pagdiriwang, pananamit, espesyal sa manlalaking araw nila, silang mga non-Muslim ay kabilang siya sa kanila. Ika nga, sa araw ng paghukom ay makakasama nila sila, itong mga taong to. Kaya sana mga kapatid na mga kamusliman, tayo dapat yung mangibabaw. Yung religion natin ang mangingibabaw at hindi yung pakikisama. O pakiki, ika nga yung, o yung tinatawag na pakikisama. Dahil sa pakikisama na yan, ay sumama ka sa kanilang celebration, nagumatin ka. So, bawal yun. Bawal sa Islam yun. Okay. Pwede bang, halimbawa, may mga tanong na, pwede ba natin i-grab yung oportunidad na mayroon silang mga promo, mayroon silang mga discount sa kanilang mga paninda. So, ito po ay walang problema. Ito po ay binanggit ng ating mga ulama na walang problema na i-grab natin yung oportunidad para makamura tayo sa araw ng Christmas. Walang problema. Bibili ka. Basta importante yung bibilihin mo ay hindi special sa kanilang ano. Halimbawa, yung mga lantern, yung mga kandila na ginagamit nila sa malalaking programa nila, yung mga damit na may sulat na Christmas. Siyempre, hindi natin pwedeng i-grab yung oportunidad na mabili natin yon. Yung mga pangangailangan natin na hindi tumutulong sa kanilang programa, yung mga pantalon, halimbawa, may paborito kang pantalon, Levi's, Lee, Jag, mura ngayon sa Christmas. So, igagrab ko yung oportunidad, pupunta ko sa mall, Christmas sale, so walang problema doon. Kasi al-aslo fil vay al-iba ha. Dahil ang original naman sa pagbibintahan ay ang pagpapahintulot. Ganun din kung sakali na dahil Christmas maraming customer, ika nga, maraming customer, so magbubukas ako ng tindahan. Basta importante, ang ititinda mo ay hindi tutulong sa kanilang programa. Hindi ka magtitinda ng mga Christmas tree, ng mga kandila, ng mga, ika nga yung tutulong. Mas lalong yun ang bibilhin talaga nila para maisagawa nila yung kanilang programa. Yun yung bawal sa Islam. Pero halimbawa, magbibintawan ng pastil, ha, magbibintawan ng mga isda dahil dadagsa yung mga tao dahil sa Christmas, walang problema. Halimbawa, bubuksan ko yung tindahan ko para mas marami ang bibili sa akin. So wala pong problema tungkol sa bagay na yun. Ngayon, paano kung halimbawa, dahil binigyan nila ako ng regalo, tinanggap ko yun. Special po yung 13th month pay. Yung 13th month pay ay wala pong problemang tanggapin natin yun. Yung 13th month pay, hindi naman pagkikipagtulungan yun eh. Yung 13th month pay. So, pwede nating tanggapin. Yung ibibigyan nilang regalo, hadiya, sa araw ng Christmas. Ang bawal lang, ika nga, ay susuklian mo yung kaniyang regalo. Susuklian mo yung kanyang regalo, binigyan ka niya, tapos bibigyan mo rin. Bawal yun. Okay yung tumanggap ka, pero yung susuklian mo, hindi pwede yun. Ibig sabihin na sumasangayon ka sa kanilang programa. So, bawal na suklian mo. Ika nga, yung ilan sa mga ulama natin, sinabi nila, kung mayroon kang regalo sa iyong nagtatrabaho sa iyo o sa kakilala mo, mayroon kang regalo, wag mong itutugma sa malaking araw nila kasi maaaring nakikisali ka. Ika nga, nagkataon. So, huwag mong itataon sa Christmas. Yung regalo mo na dapat ay hindi sa Christmas iriregalo. So, nagkataon na sa araw ng Christmas po sana ibibigay yon. So, huwag mong ibibigay doon. So, biruin mo, regalo yun na walang kaugnayan sa Christmas, pero kung tutugma sa Christmas, sa araw na yun, mas maganda, ipagpaliban mo na lang yun. Yan. Paano kung binati nila tayo? Merry Christmas. Yung binati tayo. Si Ahmad bin Hanbal, actually, tinanong siya ni Ibrahim al-Harbi tungkol sa lalaki na sinabi niya sa Kristiyano, Nasrani, na akramakallah. Ika nga, pagpalain kanawa ng Allah. Bilang pagbati, ika nga. So, ibig sabihin, sabi niya na, akramakallah bil Islam. Yun ang ibig sabihin dun. Kung babatihin tayo ng Merry Christmas, anong dapat na isasagot natin sa kanila?
Maaaring hindi natin sagutin, maaaring ipaliwanag natin sa kanila, maghingi ng pasinsya, nawala ito sa religion namin. Maaaring din sabihin mong pagpalain kanawa ng Allah, gabayan kanawa ng Allah. Wala problema, mas mainam ganun ang isasagot natin sa kanila. Oo. Kung babatihin nila tayo ng Merry Christmas, so pwede mong sabihin pagpalain kanawa ng Allah, gabayan kanawa ng Allah. Kung gusto mong sagutin. Kung ayaw mo naman sagutin, pwede mong ipaliwanag, humingi ka ng pasensya, paumanhin na sa atin sa religion natin ay wala tayong ganun, yung pagbabatian sa araw ng Christmas. Ano pa ba yung ano, katanungan ng mga kapatid natin dito? Grab, may nagtanong din tungkol sa ano, tungkol sa trabaho. Ano ba yan? Ask ko lang po tungkol sa SSS. Okay, wala pong kaugnay. Actually, walang connection yung tanong sa SSS. Yung SSS po, eh, kung gina-apply natin, haram yan. Kasi insurance yan eh. So, huwag muna tayo mga kapatid mag, ano, mag tanong sa labas sa tatalakay natin ngayon na. Walang problema, Richie. Okay lang yun. Yan na, akramakallah. Okay lang po, Sister Richie Montijo, sa isinagot mo sa bumati sa'yo. Kahit na New Year Ustad, pwede ba tanggapin ang ibibigay nila ng pagkain maliban sa haram na pagkain? Opa, si Brother Rahman, pwede po natin na itong tanggapin. Pero sana po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po kayong dadalo. Pupunta kayo sa kanilang mga programa at manunood kayo ng kanilang mga paputok o mga programa nila. Dadalo kayo doon sa kanilang piyesta para manood sa kanilang mga ginagawang mga programa, eh bawal po sa Islam yun. Allah subhanahu wa ta'ala kanin sinabi, wala yashhaduna az-zur. Ika nga, hindi nila sinasaksihan yung mga malalaking araw nila, yung mga piyesta nila, hindi sila sumasaksi. Yan yung katangian ng mga mananampalatayang Muslim, hindi sila umaatin sa kanilang ganyang mga programa. Siguro yun lang po mga kapatid. Maliban kung may tanong doon na ano na hindi nasagot. Meron pa bang tanong sa mga kapatid natin? Tingnan ko nga yung mga tanong nila dito. Pwede ba kumain ng pagkain na hinanda nila sa Pasko sa lagpas oras na kasiyahan ng tunong upang makasama kasiyahan? Gaya po na sinabi ko, pwede po natin tanggapin. Pera, chocolate, third month pay, ano man, pwede natin tanggapin. Huwag lang yung kinatay nila. Pwede bang? Tungkol po sa ustad, paano po may inaanak ako, okay lang ba bigyan ng pera? Okay lang, walang problema. Bibigyan mo ng pera yung inaanak mo, kahit sino nga, pwede mo bigyan ng pera eh. Kahit wala kang kaugnayan doon sa taong yun. Pero wag ka magbibigay ng pera dahil sa Christmas. Matatawag yun na nakikisali ka sa Christmas o pagdiriwang nila. Tingnan ko muna yung mga tanong dito ha. Dito, meron dito nagtanong. Actually, si Ibn Arabi siya ay nagtanong dito. May kapitbahay ako mga Kristiyano, nag-celebrate sila ng bagong taon at naghanda sila ng iba't ibang pagkain. Pero hindi ako nagipagsalamuha sa kanila, hindi ako nakisabay o kumain sa mga handa nila sa bagong taon nila dahil alam ko na ito ay haram. Pero dahil sila ay mga kaibigan ko, binigyan nila ako ng mga handa nilang mga pagkain. Ang tanong ko, Ustad, ito ba ay haram na kainin? So gaya po ng sinabi natin kanina, ay walang problemang tanggapin natin. Yung pagkain ay binigay nila, wag lang po yung kinatay. Yan, wag lang po yung kinatay nila sa araw na yan. Check ko lang mga ano dito. Talagay bang mga tanong, di ano ko lang. Para baka posible may tanong hindi ko nabasa. Tungkol sa Christmas. O nga pala, bago ko makalimutan pala yung kapatid natin sa ano.
meron diyan gusto niya nabanggitin ko yung ano, taga-Tagig. Yung taga-Tagig masala. Meron tayong taga-Tagig na nagbibinta sila ng mga mas, ano bang tawag doon? Yung pangalan nun? Parang divisoria price sa Asmara General Merchandise sa Upper Bikutan, Tagig City. Yan. So, bago ko makalimutan, sabi niya gusto niya banggitin ko ang pangalan niya. Si... Nakalimutan yung pangalan ng sister na yan. Siya po ay taga-Tagig at sila po ay nagbibinta po dyan banda sa Upper Bikutan, dyan sa may palingki. Sa may Upper Bikutan, mumurahin po yung kanilang mga paninda dyan. Pero hindi sila naiki-Christmas ha. Pwede niyong puntahan dyan, espesyal sa mga taga-Tagig o mga galing abroad na dumadaan sa Maynila. Mashallah, kumpletong-kumpleto po yung paninda nila. Kumpleto yung mga paninda nila na mga packing tips, coal supply, mga gamit sa kusina, gamit sa construction. Kumpletong-kumpleto po yung ano nila. Sa Divisoria price daw kay Asmara General Merchandise sa Upper Bikutan, Tagig City po. Okay, so nabanggit ko na po sister ha. Baka nag-request kasi sa akin na banggitin ko daw eh. So alhamdulillah, naalala ko naman. So sana napapanood yung video na to. Online business. Depende po brother Alan kung anong uri po ng online business yan. Kung hindi ba yan networking? Kasi kung networking yan, eh, haram na salihan yun. Haram din po ba magbigay ng pera? Siyempre, bawal tayo magbigay. Bilang pang-celebrate nila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, wala ta'awanu al-ithmi wal-udwan. Huwag kayo magkipagtulungan sa gawain kasalanan. So, Brother Muhammad Artisano, huwag kang magbibigay ng pera na gagamitin nila para makapag-celebrate sila ng Christmas. Huwag tayong tutulong. Opo. Ano po ang kaparusahan sa Muslim na sumusubaybay sa okasyon ng mga kafir? Pag-isagot po. Hindi naman nabanggit ang kanyang kasalanan ng Sister Samara, kaya lang bawal po yung ganyan, yung ano, yung pong sumusubaybay sa kanilang mga programa. May nagtatanong po kung bawal daw pong Muslim na bumati ng tungkol sa kanilang piyesta. Ay, bawal tayong bumati sa kanila. Hindi natin sila pwedeng batiin. Kaya nasabi ko, kung sila yung bumati sa atin, pwede natin sabihin na pagpalain kayo nawa ng Allah, gabayan nawa kayo ng Allah. Yan. So, pwede natin sabihin sa kanila yon. Pero yung tayong babati, hindi pwede tayong babati sa kanila. Basta hindi po ba haram yung makain mo yung birthday mo, di mo alam na nakain? Ano? Hindi mo ba haram yung nakain mo na pag-birthday? Okay lang, kung nag-birthday po na Muslim, okay na, makain mo yun. Okay lang po, natanggapin natin yung pagkain na ibinigay nila sa atin dahil sa kanilang karawan. Ustad, paano po yung nag-Muslim nagbibinta ng mga kagamitan ng mga para sa ganitong okasyon mga Muslim? Ay, bawal yun. Halimbawa, nagbibinta ka ng Christmas tree, nagbibinta ka ng lantern, nagbibinta ka ng mga star, nagbibinta ka ng mga Christmas card, bawal yun. Pwede ka magbinta sa araw ng Christmas, yung malakas na paninda, pero wag yung paninda na tutulong sa programa nila. Yun yung bawal. Ustad, may tanong po ako, Ustad. May ina-invite sa amin magpunta sa libingan ng Christian. Ustad, kasi Ustad, may kaibigan nanay ko sa Davao. Tapos punta kami sa libing ng Christian. Okay. Actually, ang nagtanong kasi babae. Nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama kung pwede bang dumalaw sa libingan ang babae. Siyempre, pinakamainan po, ang pag-iwas na lang po. Ang pag-iwas na lang po ang gagawin natin. Kung sakali naman na gustong-gusto mo talagang dumalaw, ang importante, ang iyong pagdalaw ay upang maalala ang kamatayan. Pangalawa,
kung non-Muslim yung dadalawin mo upang maalala lang ang kamatayan. Kasi hindi naman natin sila pwedeng batiin kasi non-Muslim yung ano, non-Muslim yung may-ari ng libingan. Pero kung Muslim ang libingan, so batihin natin, assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insha'Allah bikumul lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Yan ay kung Muslim yung binisita natin. Sa kalalagihan kasi, sa amin, sunna na dumalo sa libingan. Upang maalala. Aksiru, dikra, hadimil ladat. Upang maalala natin, mapapadalas yung pag-alala natin sa kamatayan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya tayong ano, bisitahin ang libingan. Bali ba sa babae kasi siyempre, ang babae kasi emosyonal. Yan. May mga hadith na ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi na isinusumpa yung mga babae na dumadalo sa libingan. Wala din kasi ngayon. Ano daw? Ustad, paano na yung mga Muslim na nagbibinta ng mga kagamitan? Ah, nasagot ko na yan. Sino pang may tanong? Check ko nga yung mga ano, yung mga fans sa Facebook page para hindi na paulit-ulit yung tanong nila. Meron dito sa Facebook page. Dito may nagtanong kung pinahintulutan ba ng mag-alaga ng isda sa aquarium. Oo naman. Mas importante, alagaan mo. May katanungan po ako. Halimbawa, sa pag nag-New Year sila, 12 AM, tapos may pagkain po silang tira, bibigyan nila sa amin pag umaga, pwede po ba yun? Yung tira-tira doon nila na pagkain, bibigay sa kanila kinabukasan. Wala pong problema kung binigyan nila kayo ng pagkain mula sa kanilang Christmas. Huwag lang yung kinatay, ha? Tapos, Ustad, magbigay sila ng pagkain hindi namin kinuha araw ng Ramadan. Eh, kunin niyo po kung binigyan nila kayo ng pagkain, lalo na bilang tulong nila sa atin sa Ramadan. Pagka normanok po sa Christmas, party pa ng talimangko. Afaf, huwag mong tanggapin kung ito po ay manok. Yung mga kinatay nila, huwag niyo pong tatanggapin. Okay, so wag na, hindi ko na po patatagalin mga kapatid, dahil oras na po ng tulog namin dito. Alas 11 na po ng gabi. So sana po pakishare nyo lang po ang video na to para sa mga katanungan ng mga kapatid natin. Baka dito, kasi binigyan natin ng oras yung pagsagot sa tanong kasi po yung mga kapatid natin na pinagtatanungan is mga busy rin po sila. So binigyan na lang natin ng oras upang sagutin yung mga tanong. So hanggang dito lamang, pakishare nyo lang po ang video na to para makarating din po sa iba. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.